Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. I Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic series na Spiritual Warfare, a Lifetime Battle Against the Evil One. Who are our comrades fighting with and for us? Please welcome Father Jeffrey Quintela. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. At salamat sa Diyos at sa TV Maria. At narito po muli ako upang ipagpatuloy po natin ang ating usapan, magagandang tanungan, pagpapaliwanag at pag-aaral ng ating tinatawag na spiritual warfare sa mundong ito. Pero syempre, gaya ng dati po ay mananalangin po muna tayo para sa ating proteksyon. At sa tulong ng mga banal ay may adya rin tayo sa mga tinatawag na harassment and retaliation. Let us now pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, the terror of demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gaya nga po ng aking nasabi, mga kapatid, ay patuloy po tayo sa ating pag-uusap tungkol sa spiritual warfare na ilang linggo na rin nating pinag-uusapan mula pa noong unang Miyerkules ng buwan ng Hunyo. At ito po ang ika-apat na kabanata na or episode or part ng ating pag-uusap. At nabanggit ko po noon, kung natatandaan ninyo, na ito po yung isa sa dalawang pinakamahalagang katanungan na dapat nating sagutin. Nang sa gayon ay patuloy tayong manalo. O kung hindi pa tayo nananalo, magsimula na tayong magwagi at manalo sa kalaban. Kung inyo po napansin, mula pa nung unang episode, pangalawa, pangatlo, siniwalat natin ang kalaban, ang kanyang paggalaw, at mga dahilan kung paano siya nakapapasok sa ating buhay at bahay. Siyempre, hindi naman magandang lagi lang yung kalaban ang ating pag-uusapan. Baka naman sabihin ninyo wala ba ibang pwede na pag-usapan natin? Okay, kilala ko na yung kalaban. Naniniwala naman ako na umiiral ang kalaban. Meron akong mas mahalagang dapat pag-usapan. At ano yun? Malaman naman natin ang ating mga kakampi. Lilinawin ko lang po, no? Tayo po mga tao, hindi po tayo magkakalaban. We don't consider other people as our enemy. Okay? Isa lang po ang kalaban natin. At yan ay wala iba kundi ang demonyo. That's why it's a spiritual warfare, not against good angels, not against our brethren, but only against the devil. That's the true enemy. Tayo po lahat bilang tao ay magkakakampi. Kaya tawag natin sa isa't isa dapat ay mga kakampi. Kaya ngayon po ay sagutin natin yung katanungan. Who are our comrades fighting with and for us? Mahalaga po, malaman natin, makilala din natin. At yun lang pong kaisipan na, uy, may kakampi pala ako. So bukod sa aking pananampalataya, kaya hindi ako natatakot dahil alam kong nandiyan ang Diyos, meron ding iba na nakikipaglaban kasama natin at para sa atin. Kaya ito po, no? Tingnan nyo po mabuti, kung kaya nyo pong picturean yung screen ninyo, kaya nyo isulat, ay para matandaan ninyo, gawin nyo po nang sa gayon ay hindi nyo malimutan kung sino ang pwede nating mga takbuhan. So, this is a spiritual warfare. Gera ng kaluluwa. No?
spiritual na laban. Kaya po, sa labang ito, dahil lahat tayo sa ayaw natin at sa gusto ay nakikipaglaban. First, we always have to look at our commander. At ito'y wala iba, syempre, kundi ang Panginoong Jesus. Our commander. The name of Jesus, the name above every other name. That great name of Jesus Christ is the most powerful name of all. Kaya minsan, pinapayo ko rin sa aking mga tawagin natin pasyente, no? Na pumupunta sa akin. You have to say the name of Jesus. Kailangan sanayin mo sarili mo na tinatawag mo ang pangalang Jesus. Namyo, is the year of St. Joseph. At sabi nga natin, di ba, walang nakasulat na sinabi si San Jose sa banal na kasulatan. But in one part of the gospel, sinabi po doon, di ba, na yung pangalan na ibinigay ay yung sinabi ng anghel. So most probably, baka yung sinambit ni San Jose, at palagay ko, at naniniwala ako, sinabi ni San Jose ang pangalang Jesus. Sapagkat kailangan mo sabihin yun. No? Nung pagbibigay ng pangalan ni Jesus, Jesus, the name given by the angel. Marami na rin po akong mga karanasan at sinasabi rin po sa akin ng karanasan ng ibang tao na kapag sinasabi nila ng paulit-ulit ang pangalan ni Jesus, nawawala po yung takot nila. You know, my dear friends, mas gusto ni Kristo o mas sabik si Kristo na tulungan tayo kesa sa tayo na humingi ng tulong sa Kanya. He is more than willing to help us than we are to ask for His help. Ganon tayo kamahal ng ating commander. No? Kaya ang pangalan na ito, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat. So remember that. Whenever you are afraid, you try. Jesus, Jesus, Jesus. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. In the name of Jesus, I cast you out, Lucifer. In the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus, Belial, Beelzebul. Kaya yan po ang sanayin din natin sa ating sarili. Tawagin ang pangalan ni Jesus. Next, of course, our comrades. You make a list. Alam niyo po, mula po nung nag-exorcist ako and until today, nananalangin ako na matupad ko yung aking pangako na ano, na hinding-hindi ako ulit lalaban sa Diablo nang wala ang babaeng ito. Never again will I fight the devil without this woman, without this powerful woman. At alam ko po, marami sa atin na may devotion sa kanya, no? Our Blessed Mother Mary. Marami po ang mga kapatid na exorcist na nakakausap din, ano? And nagkakaisa po kami na the devil really trembles kapag dinadasal po yung Hail Mary, no? Hail Holy Queen, O August Queen of Angels. Marian prayers make the devil tremble. Kaya kung kahit na magmukhang siramplaka plaka po ako, if one Hail Mary can make the devil tremble, imagine what a rosary can do daily in our lives. Tsaka po, si Maria, alam natin, ano? Sabi nga po sa aklat ng Genesis, I will put enmity between you and the woman. Itinuturo niya yung serpent, no? Nung sila pong Adan at Eva ay nagkasala na at nalaman na ng Diyos, nasa harap na sila at sinabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman. Ano niyo ba yung sabi ng enmity? Pag sinabi mong enmity, kumbaga, it's a prolonged hatred. O ibig sabihin yung parabagang makita mo lang isang tao, hindi mo gugustuhin mabuhay siya. Parang ganun, enmity. I think it's deeper than hatred.
And the Blessed Mother did not ask God for that. Hindi po hiniling ni Maria yun, na siya yung magkaroon ng enmity sa devil. No, she did not ask for it. No, she did not beg for it. It was God who put that enmity between the woman and the serpent. Kaya sa tuwing babanggitin ang pangalan ng babaeng ito sa Diablo, naaalala niya yung inilagay ng Diyos sa gitna nilang dalawa. At doon siya nagtatremble, doon siya natatakot. So this woman, for me and for many, is the most powerful woman against the devil. Okay? Kaya kung natatakot ka, mag-isa ka sa gabi, you pray the Hail Mary. You pray the Rosary kung hindi ka makatulog dahil sa takot. Hahawakan ni Maria ang kamay mo at sana makatulog ka. Maraming beses na ko na rin naranasan yun. No? Tinutulungan ni Maria ang kanyang anak sapagkat siya ay isang ina. Next. Itong susunod po ay napaka-espesyal syempre. No? Sabi po ni St. Thomas Aquinas, we ask many things from particular saints for a particular need. Merong inailalaan ng simbahan na isang patron. No? Alam natin yan, no? Patron of priests. Of course, St. John Mary Vianney. Patron of farmers, San Isidro Labrador. No? Patron of desperate cases, St. Jude. Or Saint Santa Rita de Cassia, okay? At iba't iba pa, marami pa, no? Yung mga desperate cases. And so on. The list goes on. Marami po mga particular na mga pangangailangan at may nakalaan na santo para dun, sa tulong na yun. Because saints are help for us. Kaya, you call on this saint for this thing. Kapag ikay nawawalan, San Antonio de Padua. Alam natin yan, ano? Kaya po, may mga iba't iba tayo mga tinatakbuhan para po sa isang particular na pangangailangan. Pero sabi ni St. Thomas Aquinas, from this saint, you can ask anything. Kahit ano. At yan din ang karanasan ni Santa Teresa ng Avila. No? Na kapag siya'y nagdadasal sa taong ito, wala pa siyang natatandaan na siya'y hindi pinagbigyan. And I know, you know him, you already have a hint. It's no other than St. Joseph. The year of St. Joseph, the patron of the Universal Church, terror of demons, Joseph most chaste, Joseph most pure. No? Dami-daming titulo ni San Jose, no? Maraming titulo ni San Jose. Di ba kayo nagtataka? Isang mama na halos walang sinabi, nakasulat sa Biblia, pero ang dami nagagawa. Eh, palagi ko po, ganun ho talaga. Sapagkat ang taong madada, minsan walang nagagawa. Pero yung mga tahimik lang, yan ho, maraming mga nagagawa. Napaka-espesyal na tao. Napaka-espesyal na mama. No? And for St. Francis de Sales, he completes the earthly trinity. Of course, we have the Heavenly Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. For St. Francis de Sales, we have the Earthly Trinity composed of Jesus, Mary, and Joseph. At syempre, ang mamang ito, ang taong ito, ang lalaking ito, ay naniniwala ko maraming mga diablong kinalaban yan sapagkat nasa pangalaga niya si Maria, si Jesus. Biruin mo. Sa panaginip, sasabihan siya ng anghel, oh, lumikas kayo papuntang Egypto. Just imagine that difficulty, dadalin mo ang isang bagong panganak, tapos bagong panganak na babae, tapos bagong silang na sanggol papuntang Egypto. Eh, hindi ho malapit yun, ha? Lalakad ka. Kaya siguro may mga naglalaro din sa utak ni San Jose, huwag mo na sundin yung naririnig mo sa panaginip. But no. No? Ang kanyang prioridad ay ang iligtas ang mag-ina. At naniniwala ko hanggang ngayon, si San Jose nakikipaglaban sa mga diablo
para sa ating lahat na kanyang mga anak. Pagkat naniniwala ako, may tatlong treasures po si St. Joseph eh. Sabi nga, no? Jesus, Mary, and you. You are Joseph's treasure. We are Joseph's spiritual children. Kaya ho, sa tuwing tatawagin natin ang pangalan ni San Jose, nako, ay talagang matatakot din ho ang demonyo. Kaya paborito ko itong larawan na ito eh. Na yung kanyang stick na yan, oy, cute-cute na lili, ano? Pero pang tapos po yan ng Diablo at ng demonyo. Kaya sa inyo po na mga afflicted, meron ding mga takot, nagkakaroon ng oppression, obsession, kahit yung mga sa bahay ninyo sa infestation, no? Magkaroon po kayo ng imahe ni San Jose sa inyong tahanan. Napakalakas po na kakampi at pananggalang laban sa masamang spirito. Next, St. Paul. Okay? St. Paul had his own battles against the evil one, no? Kaya po, ilagay niyo po sa listahan niyo sa San Pablo para po maging pananggalang din natin laban sa mga masasamang spirito, no? At dati po, alam natin, San Pablo ay persecutor of Christians, no? And tunay na nilalabanan si Jesucristo, no? Inaapi si Jesucristo, kaya ang kanyang ang tanong ni Jesus nung si San Pablo ay papunta ng Damasco, no? Why are you persecuting me? Okay? Sino ka ba? No? I'm Jesus. And so from then on, he began to fight the devil, no? Against all adversities. At lahat ng mga ginagawa ni San Pablo ay pare palaganap ang mabuting balita, no? So, magkaroon na lang kayo ng malalim na pag-aaral kay San Pablo, okay? Basta idagdag nyo sa listahan ninyo. Of course, St. Michael. May I suggest, sana po, bago matapos ang buwan na to, total, nakikinig kayo mula pa nung unang Miyerkules, kabisado niyo po yung St. Michael Prayer. English, Filipino, kung kaya nyo, Latin, di sige. At ako po, ilang beses ko na pong naranasan at ang pagsagip sa akin ni San Miguel sa buhay na ito. Minsan po, pag ako po'y pupunta sa isang lugar at nata-traffic po ako, atrasado na, I pray the prayer to St. Michael. And many times, no? Hindi ko alam kung mangyayari din sa inyo, but many times, whenever I pray the prayer to St. Michael, parang bagang hinahawi ang daan. Parang hinahawi ang daan para ako'y makarating sa aking pupuntahan. Yeah, ako, personal experience ko yun, ano? Pagdating ko sa lugar, bah, maaga pa, wala pang tao. Yun pala, hindi doon yung lugar. Hindi, biro lang po. So, natutulungan po ako sa aking mga ginagawa ni San Miguel. And the prayer to St. Michael is one of the prayers that we recommend to people who have been afflicted. And ang nakalagay ko po instruction lagi doon, pray this as the need arises. Kasi meron din po kaming sinasuggest at nire-recommend na paggising sa umaga, may prayer yan na binibigay kami. Tapos within the day, and then as the need arises, and then before going to bed, yung mga cleansing prayer and the like. Pero yung St. Michael prayer po, as the need arises. Sapagkat napakalakas po ng arkanghel na to, of course, laban sa Diablo. And you can read that from Revelation, no? So, isama sa listahan si San Miguel. Okay? Itong mga susunod na mga santo ay kaya ko po sila isinama rito sapagkat sa kanila pong buhay dito sa lupa, sila po'y literal na nakipaglaban sa demonyo. Sila po'y nakipaglaban sapagkat sila'y mga banal na tao at sila po yung kadalasang target ng Diablo. Pero kung ano masabihin na, hindi man ako banal, hindi ako target. Kung hindi ka banal, ibig sabihin, target ka noon at tinamaan ka. Pero itong mga santong ito ay pwede tayong tulungan para bumalik sa daan ng kabanalan. Sapagkat sila mismo
ay nakaranas na gambalain ng Diablo. Okay? So parang iba nga, may mga hand-to-hand battle pa against the devil, nakita nila ang Diablo. No? Of course, there are many saints, but some other saints, wala yung talagang literal na encuentro o yung pakikipaglaban. Pero itong listahan na ito, you can run to the saints, no? Whenever you feel you are afflicted or in an obvious spiritual battle and warfare. So, let's add to the list, St. Gemma Galgani. Okay? At titignan nyo na lang po, no? Kayo na humanap ng kanilang storya kasi we don't really have enough time to discuss this. St. Gemma Galgani. Okay? A mystic, passionist, na nakipaglaban sa Diablo. Isa pa, St. Perpetua. Kadalasan po ay siya po ay kasama ni St. Felicity, no? Sa mga iconography and even in feast, no? But St. Perpetua had a unique experience too against the evil one. Next, adding to our list of comrades, okay, St. Catherine of Siena. Isang malakas din na babae laban sa Diablo sapagkat may karanasan din sa pakikipaglaban. Kaya po sa inyo, yung mga may nakakikilala sa kanila at mga patron saint na sila, well and good. Okay po yan. Okay? Next. Saint Martin de Porres. Okay? Saint Martin de Porres. Nakipaglaban din po sa masamang spirito. Kilala nyo siguro yan, no? Saint Anthony of the Desert. San Antonio Abad. Okay? The Abbot. Adding to the list. Oh! Mga tinista. Mga Jesuita. Okay? Saint Ignatius of Loyola. So, if you know the story of Saint Ignatius, you will know that he also had a unique experience in battle against the evil one. Adding to the list is also Saint Francis of Assisi. Okay. Yan, yung mga maraming umiidolo sa atin dyan kay Saint Francis of Assisi, no? Our very own Pope Francis. Okay. Ay, siyempre, yung pangalan niya, hinango, kay San Francisco de Assis. Of course, for those of you who know his story, no? Saint John Mary Vianney. Kaya ho, isa rin sa pinagpapasalamat ko po noong 2019, no? November 2019, hindi ko lang po akalain na ako'y ma-assign sa isang parokya na siya po ang patron. No? At sabi ko nga, hindi ko po pinili yung parokya na yon. Pinili ako ni San Juan Bautista. Oh, San Juan Bautista. Kasi bukas St. John the Baptist. St. John Mary Vianney para po doon sa parokyang yon. Okay? Kaya napakaganda rin po ng kanyang storya laban sa demonyo, kanyang pakikipaglaban sa Diablo. Okay? Of course, one of my favorite comrades and one of my favorite saints, Saint Benedict, na? The Abbot or Benedict of Nursia. Saint Benedict, sineselebrate po ang kanyang feast day ng July 11. No? July 11. And I was born July 12 daw. Okay? Eh, nung time na pong yun, hindi ko pa po kilala kung sino ang nasa July 12 na saints. But my mother said, I was born evening of July 11. Kasi po natatandaan niya, nagle-labor siya nung ako po ay nung nagbe-birthday siya. Ang birthday ho nanay ko July 11 eh. And so, tanda niya raw, nagle-labor siya, birthday niya. Kaya, palagay ko po, ang katotohanan ay pinanganak ako ng July 11, having Saint Benedict as the feast. Pero nung na-canonize po si Saints Louis and Zelie Martin na ang feast ay July 12, eh, sabi ko, okay na rin naman.
Pwede na yun. At napakaganda rin namang data, no? But of course, I take Saint Benedict as my patron saint for exorcism. And you can take him too. Kasi napakalakas at napaka-effective din po sa masamang spirito. And of course, sino hindi makakakilala sa santong itong susunod, no? Palagi ko po, marami na sa inyo umiidolo sa kanya, marami na sa inyo ang kakilala siya, marami na sa inyo ang nagnovena sa kanya, marami na sa inyo ang lumapit sa kanya dahil merong hinihiling, merong hiling ng kagalingan sa karamdaman. And as a matter of fact, many shrines have been built up in his honor. And I'm speaking about Saint Padre Pio of Pietralcina. No? Sa inyo man na mga nakakaalam ng kanyang storya, alam nyo na siya'y nakipaglaban talaga sa Diablo. No? Pero some points for reflection on Saint Padre Pio. Ano po, sa kanyang buhay, many people thought that his holiness was about his capacity to bilocate and to give healing, grant healing or cure to the sick. Yan ang nasa isip na marami. Ah, kabanalan yan, ang lupet. Kasi nagbabilocate yan eh. Kasi nakakapagpagaling yan. Nag-exorcise din nga yan eh. Alam niyo po, kung yan ang magiging basehan ng kabanalan ni San Padre Pio, mahihirapan po ang marami. Sapagkat hindi naman lahat kaya yun. O siguro, because of his holiness, kaya niya nagagawa yun. At yun ang mas palagay ko mas totoo. Na dahil sa kanyang kabanalan, kaya niya nagagawa yung mga bagay na yun. Pero ano yung ginagawa niya, kaya siya maituturing na tunay na kabanal? You know what, my dear friends? At itong kinagagalit ng Diablo sa kanya, what was that? Kasi nung time na siya ay masyado ng napag-uusapan, tapos sumisikat na rin siya, no? You know, his superior told him, you cannot celebrate mass publicly. Hindi ka muna pwedeng magpakita sa tao. Hayatus ka muna. Laylo ka. With all humility, he obeyed. And that's the holiness of Padre Pio. Not his capacity to bilocate, not his power to heal, but his humility and obedience. At doon natakot ang demonyo sa kanya. Kaya nga sabi niya, the devil is terribly afraid of humble people. Yan ang kabanalan ni Padre Pio. Kanyang pagsunod, kanyang kababaang loob. So yun, kaya natin yun? Kaya ng lahat yun. Kayang pagsikapan. Kaya nating gayahin. Kaya nating magawa. Kasi kung by location lang at pagpapagaling ang pag-uusapan, hindi naman natin kaya lahat yun. Pero pwede natin sikapin yung tunay na dahilan ng kanyang kabanalan. Yung pagsunod at kababaang loob. Okay? Sino pa po ang pwede nating takbuhan? Huwag niyong kalimutan ang inyong mga guardian angels. Lahat tayo ay may guardian angels. Period. No? Aminin ko, ito ang unang dasal na aking natutunan na ako'y maliit pa. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Good night. Yun ang laging kasunod na nino. Good night na ako sa mama ko, sa papa. Ayan. Napakasimple. Maaaring sabihin nyo, so elementary. Yeah, it is so elementary. Pero, yan ang gusto ng guardian angel natin. And as I have said, my dear friends, our guardian angels are more eager to be of help to us than we are to ask for their help. So call on your guardian angels. Whenever we are in the middle of temptations, call our guardian angels.
Huwag na yung mga inventong pangalan ng anghel, natatandaan nyo. Huwag yun. Kasi baka hindi naman talaga anghel yung tinatawag natin. Alam nyo po, hindi natin kailangan malaman talaga ang pangalan ng guardian angels natin. No, that's not important. What is important is that we believe they are with us, they are beside us, na sila'y nariyan para protektahan tayo. Tawagin mo, nandyan sila. Okay? So, our guardian angels. Next, maaaring marami akong mga saints na binanggit kanina, may mga patron po about spiritual warfare, but equally powerful, although unique in every person, is your own patron saint. If you have your own patron saint, if you have been praying to a particular saint na talagang iniidolo mo, na ang buhay ay talagang binasa mo, and saints that you really emulate in your life, then they are also powerful patrons and comrades for you. Okay? Particularly for you. You know, sinishare nga ni Father Gabriel Amorth, no? Kapag siya po ay nag-exercise, kapag daw binabanggit niya yung pangalan ni Saint Michael, hindi daw ganun katindi yung pag-tremble nung demonyo. But whenever he calls on Saint Gabriel, his patron saint, kasi Gabriel Amorth siya eh, dun daw mas nakikita niya yung effect nung exorcism at nung deliverance through the power of Saint Gabriel, his own patron saint. Kaya isipin mo na ngayon, may patron saint ba ako? I suggest magkaroon ka. No? Alamin mo ang buhay ng iniidolo mong santong ito. Tingnan mo yung kanyang pamumuhay at tingnan mo kung pwedeng iakma sa yung sarili. No? Choose a patron saint. Madami naman yan. Magbasa-basa, lives of saints. No? At magiging mahalagang pananggalang siya para sa'yo laban sa masamang spirito. No? So, ang dami pang iba dyan. Saint Therese of Lisieux. Ayan. O Saint Francis Xavier. Ikaw bahala. O Santa Mesa. Ewan, kasama ba yun? O Santa Claus. Ikaw bahala. Gusto mo lagi may regalo. Okay? Kasi yun naman tinuturo minsan sa bata. Eh, o Santa Claus. Hindi santo yun. Okay? Ano lang yun sa pang Pasko. Okay? Although Saint Nicholas really exists, no? So yan, no? Magkaroon ka ng patron saint. Kaya ngayon pa lang, tayo po tinuturuan na makipaglaban. So, choose a saint para iyong takbuhan at tawagin. Okay? At hilingan ng pananalangin. Okay. So, ito mga sinabi kong ito, ay maaaring hindi mo sila nakikita at pinananaligan mo na lang na pinapakinggan ka at sinasamahan tayo. Okay? Pero syempre, we can also go to our fellow Christians with charisms by prayers of deliverance. Mga charismatic groups, hindi naman pinagbabawal ng simbahan yan eh. Sa katunayan, marami simbahan dyan, maraming parokya, may charismatic communities, no? And through their work, yung kanila mga gawain na magtitipon-tipon at ipagdarasal lang isang tao, even the afflicted, you can ask prayers from them, no? Your fellow Christians with charisms. At syempre, sarili mong parish priest, yung pari mong kaibigan, all priests, by pray over. Alam nyo, pinagkaiba lang naman ang pari exorcist at hindi. Kami po mga exorcist, we are authorized to do the rite of exorcism. But other than that, pare-pareho lang po. No? Mga pare, dahil sa kanilang ordinasyon, kaya kung may mga pari nanonood, tol, huwag kang matakot, tol. No? Huwag kang matakot, kaya mo yan. Kasi kung makikitaan tayo ng tao na tayo mismo takot sa demonyo, patay tayo dyan. Okay? Brad, by virtue of your baptism and your ordination, you are a comrade for the people. No? Tanggapin mo na. Okay. Huwag mo laging sabihin na, ay hindi ko expertise yan. Tol, expertise mo yun. Yung mag-pray over, ipagdasal siya. Okay? And of course, priest exorcist by rite of exorcism. No?
So yung tinatawag na major exorcism, rite of exorcism. And only exorcists can do this. Yung rite of exorcism. Power from or authority from the bishop. So ako po, from my own bishop, Bishop Francis De Leon. Dito sa Manila, of course, beginning tomorrow, no? From His Eminence Jose Cardinal Advíncula. So, yung mga exorcist po ay sa kapangyarihan po at authority ng kanilang sariling obispo. And they are allowed to do it in their own diocese. But if I will exorcise someone here and do the rite of exorcism, I have to ask permission from the Archbishop of Manila. If I will do it in Caloocan, from Bishop Ambo. If I will do it in Lingayen, Dagupan, from Archbishop Sok. Ganun po yun. If I will do it in Cubao, I have to ask permission of Bishop Honesto Ongtioco. So ganun po yun. No? Para po nakikita yung authority. Okay? Because all bishops are exorcists. Okay? So, now. Ito po yung mga kakampi natin. At idudugtong ko na rin po sa hapong ito, isang mabilis, no? Yung mga bagay na dapat meron kayo sa bahay. So, aside from mga banal at mga taong pwede niyong takbuhan, ano naman yung ating mga sandata para po tayo ay tunay na makalaban, okay? Sa masasamang spirito. And this is equally important, okay? Na sana po ang bawat tahanan may mga ganito. Kundi man lahat ito, at least karamihan dito ay meron ka sa iyong buhay, kwarto. Okay? So, I'll begin with this. Some say, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Ulitin nga. Just ignore the devil and the devil will leave you alone. Huwag mo lang naman galawin yan. Hindi ka rin gagalawin yan. Wrong. Galawin mo siya't hindi. Gagalawin ka niya. Sa sikretong pamamaraan. Sapagkat sabi ko nga, gusto niya tayong kalad ka rin sa impyerno. Kaya don't ignore the devil. Eh, anong gagawin? What is the proper attitude? The truth is, if you fight the devil, then the devil will be afraid of you. Yan ang mas paniwalaan mo, kapatid. We have to fight. Hindi naman pwedeng tayo lang lagi ang kinakalaban. Lumaban ka din. And if you fight him, he will be afraid of you. Uy, ba't nasama ito? Hindi po, kasama talaga yan. At kung tatanungin ko po kayo, ano nakikita niyo hawak niya? Alam ko po, kasi lahat kayo magsasabi, a sword. But equally important is what this woman holds on her left hand. Okay? At yung shield po, ay didiscuss ko sa susunod na Miyerkules. But the sword. Remember this acronym. Swords. Para hindi po kayo malito. So, anong meron ako dapat sa bahay ko? Yan. Anong meron ako? Pero by the way, now, bago ko po ituloy ito, see to it na ang mga bagay na ito na aking sasabihin sa inyo ay dapat pinababasbasan po sa pari. Hindi ko sinasabing sa exorcist lang. Sa kahit sinong pari. Pwede nyo pong pabasbasan ito. O sige, diakono at obispo. Baka sabihin, puro pari eh. Okay? So, swords. In spiritual warfare, especially whenever there are extraordinary demonic activity. So alam nyo na yan, ano? Ordinary is temptation, extraordinary, infestation, ganyan, oppression, obsession, possession. Letter S will be exercise blessed salt. Tingnan nyo po, exercise blessed. At meron pong particular na exorcism and blessing ng salt para mag-iisang efficacious weapon against the evil one. So, S is salt. Next, W is water. But exercise bless water. Ako po, all my life as an exorcist, no, ang iniinom ko po tuwing umaga hanggang sa gabi ay exercise bless water. Okay? Father, bumabait ka? Parang hindi. No, pero napapatid yung uhaw ko. Okay. So yan po, no? Exercise, bless water. Pwede rin pong pagwisik sa tahanan at kung ano-ano pang pwedeng gawin. Okay?
So, exercise, blessed water. Nasaan na tayo? O! An equally important sword na kailangan sa bahay. One of my favorites. The exercise, blessed oil. And we prefer olive oil. Yeah. We prefer olive oil. Kasi sa Christmas, di ba? Yung oil for the sick, olive oil po ang ginagamit ng simbahan, ano? Okay, kaya tingnan niyo po, baka meron kayong mabibili extra virgin olive oil. Father, pwedeng canola? Olive oil sana. Father, coconut? Olive oil. Kung wala, edi pwede na rin yun. Okay? Pero as much as possible sana. Para po mas maganda yung ating pakikipaglaban, no? Ito, pag ito ginagamit ko sa isang afflicted, sa isang napoposes, nako, talaga hong parang sinusunog ang kanyang balat. R! Do you have an idea? Yes, some of you may say, the rosary, Father. But we exorcists, many of us have relics. Relics of saints. And I find this really powerful against the evil one. Alam niyo po, meron akong pinuntahang bata. Eh, meron po ako nung relic ni Padre Pio. Yung kanyang blood and water na nasa isang tela. Nakabulsa lang po. Alam niyo, pagpasok ko sa bahay, sabi nung demonyo sa loob nung bata, Padre Pio, ayoko sa'yo. Hindi ako yung tinutukoy niya, yung relic. No? Sabi ko, alam niya agad, no? So, relics of saints. And many exorcists use this, no? Letter D. Devotional images. Well, instead of yung mga pampaswerte sa bahay, ito ho ang ilagay ninyo sa inyong tahanan. Images of saints. Oh, not necessarily for Padre Pio only, no? Kaya kung may patron saint kayo o sino man sa mga binanggit ko, magkaroon po kayo ng mga ganyan sa tahanan ninyo. Sa kwarto, sa desk nyo sa opisina. Okay? Ano pa? Devotional images like angels, mga larawan ng anghel. Oops! Tatlo lang ang pangalang tinatanggap. Michael, Gabriel, Raphael. Get rid of others. Angels. And if you want names, then choose Michael, Gabriel, and Raphael only. Another devotional image, of course. Sana naman yung tahanan ninyo, dahil Katoliko kayo, ha? Meron kayong imahe ni Maria sa bahay. Meron kayong imahe ni Maria sa inyong desk sa office, sa kwarto ninyo. Okay? Of course, the image of the Lord Jesus. Dami naman yan. Ano yung title si Jesus, no? Divine Mercy, Sacred Heart, Christ the King, Santo Niño. Yan. Basta si Jesus. Okay? So, images of saints, angels, the Blessed Mother, and of Jesus Christ. And finally, yung S, sacred objects. The things that we use whenever we exercise. Okay? So, what are these? Ito, enumerate ko lang. Yeah, we use candles. Exercise, bless candles. To symbolize the light of Jesus. And we exercise and bless candles. Pag nilalagay po sa mga kwarto, ay yung prayer kasi doon, sana kung saan nakalagay ang kandilang ito, ay maging safe ang buong building o yung tahanan. Okay? We also use incense. Exercise, bless incense. Okay. Ano pa? Benedictine medal. Wear one if you can. Wear one if you can. Especially when you're experiencing extraordinary demonic activity. Don't forget about the miraculous medal too. Sa mga may miraculous medal dyan. Okay yan. Okay? Scapular. Many are wearing this. Huh? Shout out kay Alden Richards na lagi may scapular. Okay? And of course, rosary. Mas maganda po hindi sinusuot ang rosary. Dinadasal yan. Mahirap magdasal ng nasa liig. Kaya huwag niyo ikwintas. Siyempre, hindi rin naman yung, ah, rosary, lagot ka sa akin. Hindi nga lang dasalin. Of course, the Holy Scriptures, the Bible. Sana may Bible kayo sa bahay, ha? At hindi maalikabok. Sana nga sira-sira na dahil laging ginagamit. We also use bells.
to drive away the evil spirits. Pag umuikot sa bahay, tapos nagbebel. And of course, lastly, the crucifix. Hospital, bahay, kwarto, opisina. Sana po may crucifix kayo. Okay? So, ayan po ang ating mga kakampi at mga sandata. At sana po ay marami na po rito ang meron kayo. Okay? Kaya dyan po nagtatapos ang ating ika-apat na bahagi. At muli po, salamat sa inyong pakikinig. At ano pong susunod natin? Basahin ko muna po yung mga nagpapa-shoutout. Watching from Sabang, Dasmariñas, Cavite, Mandaluyong, BFRV Las Piñas, Diocese of Parañaque, Binian, Laguna, Talacogon, Agusan del Sur, Tagaytay, Palanan, Makati, Melbourne, Hong Kong, Muntinlupa, Green Park, Pasig, New Zealand, Dubai, UAE, San Fernando, Cebu. Mamaya po ulit natin basahin yung ibang mga nagpa-shoutout. Pwede na po kayong mag-umpisa rin na sumagot sa maraming katanungan. Okay. By the way po, yung mga katanungan nyo po ay hindi ko po binabaliwala yan. Kaya ako po sa aking YouTube channel ay naglaan na po ako every Tuesday kung kailan ko po sasagutin yung mga katanungan ninyo. Kaya hintayin nyo lang po. Iniipon ko po lahat yan. At kahit palima-lima po ang sinasagot ko sa YouTube channel ay pasasan ba't masasagot din natin po lahat yan, okay? Just be patient, no? Patience is a virtue also, okay? Okay, meron ditong tanong si Shera Mortega. Oh, parang kilala ko to. Okay. Sabi niya, "Hi Father, I have a question. If we have a blessed Benedictine medal, do we need to have it blessed again if we have not used it for a very long time?" Okay, thank you sa question. Maraming nagtatanong talaga niyan, ano? At marami rin gumagawa niyan na para bagang yung blessing nag-expire. Unang-una sa lahat, ang blessing ay hindi nag-expire. Okay? Kaya nga po, sa mga tahanan po, once it's blessed, well, it's blessed forever. Ganun po yan. At siguro kung meron lang kayong practice na laging binebless sa taon-taon, ang katotohanan po nun ay yung tao po ang binebless naman talaga eh. No? Sa gayon, kung ano man ang mga nagawa niya, ganyan, o may mga iba't ibang afflictions din yung tao, yun po talaga ang binebless nun. Okay? But pagdating po sa mga binanggit natin yung mga Benedictine Medal, Miraculous Medal, Scapular, una-una sa lahat, huwag niyong isipin na ito'y anting-anting o gaya ng talisman o anything. No? Those things that we wear for spiritual warfare are things that remind us of the goodness of God and the saving work of God through Saint Benedict. Okay, Benedictine Medal, through the Blessed Mother, yung Miraculous Medal. At sa pamamagitan nito, napaaalalahanan tayo na meron tayong mga kasama at kakampi na lumalaban sa Diablo. Hindi ito anting-anting. Nasasabihin nila, "Ako, wala yung aking suot. Matatalo ako." Remember, Saint Paul wrote to the Ephesians, no? Have shield, no? Or faith as your shield against the evil one. Kaya yung pananampalataya pa rin ang mananatiling napakalakas na pananggalang mo laban sa masasamang spirito at sa kalaban. Okay? Yes, these things can help us, especially if they are blessed and exercised, because they will become firm reminders for us that we have comrades, na meron tayong mga proteksyon, na may pumaprotekta sa atin. Okay? And once they are forever blessed. Okay? And don't use them, considering them as anting-anting, talisman, o parabagang lucky charm. No, it's far from that. These are living reminders that we are under the guidance of God through the intercession of those saints na ating sinusot. Meron pa yan, may Padre Pio pa, may Saint Michael, meron pang rosary na terror of demons. No? Ito'y paalala sa atin. Pero hindi yon mga anting-anting. Okay? So, yun po. Isa pang tanong, tingnan natin. Father, meron po bang book na mabibili ng mga prayers para sa mga saints? Para sa mga saints. For spiritual warfare, of course, meron.
Father Jose Siquia, yung kanyang black na libro, available ito, maraming stores po ito. Sa St. Paul, no? Nandun po yung mga tulong ng mga panalangin para po sa ating protection, deliverance prayers, no? At talay ko, marami na rin pong nakabili nun. And keep on buying that, no? It's a big help for you and it has been a big help for me too. At nandun po yung mga prayers ng exorcism and blessing of salt, candle, yan, mga incense, or salt, candle, oil, Benedictine medal. Nandun po lahat yun. Kaya kung limbawa, pupunta kayo magpapabless sa isang pare, you can bring that book. And Father, kung wala po kayo, sana meron si Father. Ano? Pero kung wala si Father, pakita mo. Para po yung ipapabless ninyo ay magkaroon ng exorcism first and then blessing. Okay? So, yun po. Baka po may mga ilang pagbati pa. Opo, Father. Hindi lang ilan. Marami po. Sige po. Watching from Germany, Palawan, General Tria City, Iloilo City, Marikina, Parish of Holy Family, Lancaster, San Juan, Batangas, Tanza, Cavite, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Santa Rosa, Negara, Brunei, Lipa City, Batangas, Somerville Academy, Bicol, Diocese of Lingayen, Dagupan, Santa Ursula Parish, Binangonan, Olongapo City. Idagdag ko na rin po, watching from Ilocos Sur, Cagayan de Oro City, USA, Kalumpit, Bulacan, London, St. Joseph the Worker Parish, Cainta, Florence, Italy, Cubao, Santa Rosa, Laguna, Bukawi, Japan, and Quezon City. Okay. Sasagot po tayo ulit. Opo, okay. Father. Ito naman, galing kay Maria Candy Tan. Okay. Sabi niya rito, Father, same lang po ba ang blessed sa exercise blessed? Pag sinabi po exercise blessed, may procedure po kung paano po ang ginagawa dun sa particularly salt, oil, water, candles, incense. Pag sinabi po exercise blessed, dalawang prayers po ang mangyayari. First is the exorcism prayer. You first exercise the thing or the element, no? Yun muna, para bago maging sacramental, no? Ine-exercise muna. Para ano man ang impurities nun, spiritual impurities, nung bagay na yon ay talagang makakast out. Okay, through the exorcism. And then, filling in of the Holy Spirit. That is the blessing itself. That's why it becomes a very potent and powerful weapon. And it becomes sacramentals, no? Against the evil one. So, yun po yun, no? Exercise first, and then bless. Ganito po kadalasan sinagawa sa mga bahay. Kasi may mga tahanan na hindi pwedeng bless lang ng bless. But first, we have to exercise them, and then filling in with the Holy Spirit, that is the blessing. Okay? So, mag-iba po yun, no? So, exercise, bless. Meron pong ginawa exorcism muna, bago blessing. Okay? Galing kay Sharina Sofia Mortega. Sabi niya, can the devil still torment you with sins you have already confessed? The short answer is yes. Because the devil will make you remember what you have done in the past. Ganun ho ang isa sa mga taktika ng demonyo eh. Ibabalik niya yung mga nagawa mong kasalanan kahit napatawad na. Na para bagang pinararamdam sa'yo, ay, hindi pa napatawad ng Diyos yan. But in reality, they already have been forgiven. See the wickedness of the devil? He will make you remember what you have done. When in fact, for God, they already have been wiped out. Kaya ho, marami sa atin ang nagsasabi at narinig ko rin sa kumpisal, Father, naikumpisal ko na ito noon, pero talagang hindi ako matahimik, nababagabag ako. The first thing I tell to that penitent is, for your penance, I want you to forgive yourself. Then, you will begin to experience peace. Kasi, hindi mo mapatawad ang sarili mo kahit napatawad ka na ng Diyos. Sabi nga ni C.S. Lewis, don't make yourself a higher tribunal than God. Kung napatawad ka na ng Supreme Court, wala na yung regional trial court. Kaya yung mga kasalanan na napatawad na, wala na sa Diyos yun.
But what the devil will do is to make you remember. Oh, natatandaan mo yung ginawa mo. Oh, sama-sama mo noon eh. Aya, masama ka noon. Masama ako noon. Pero napatawad tayo dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga po, if the devil will remind you of your past, you remind him of his future, that he will be damned forever in hell. Okay? So ano po po? Father Jeff, sabi ni Marge Burns, is it true that kailangan na rock salt ang gagamitin instead of the fine salt as exercise? We highly recommend rock salt. Kasi po yung mga iodized salt, may mga impurities na po yun eh, no? Dapat po sana yung unadulterated, okay? Ibig sabihin po ay raw and yung pong talagang wala pa pong kahit anong chemicals na inilalagay. Mas pure, no? Kaya ho yung rock salt, simple-simple, sa palengke, marami. Sa mga groceries po kasi, minsan, wag kayo papalila, meron dyan, iodized rock salt. Ay, iodized pa rin yun. Okay? So, dapat po talaga ay yung rock salt, yung malalaki, big grains. Okay? So, we highly recommend na ganun po ang gamitin. Okay? Meron pa isa rito, sabi ni Sean Sulugan, Father Jeff, yung relics, saan ba tayo makakabili? Ako, di ho binibenta dapat ang relics. Yung sa akin po kasi lahat po yon binigay at hiningi ko po. Pero wala pong involved na money. Kasi po hindi po tama yon na nagbebenta ng relics, no? And siguro po kung medyo kayo'y pinagpala, may pwede magbigay sa inyo, no? Pero hindi po talaga yan binibili. Actually, nire-request nga lang din po yan sa mga nagmamay-ari nito na mga congregations, no? But kung meron man involved the money, siguro yung mga lalagyan. Kasi minsan, mga theka, kung tawagin, no? Mga reliquary, medyo may presyo po yun. But the relic itself, they are not sold and they should not be sold. Okay? Baka po may mga ibang pagbati pa. Meron po mga watching from Nangka Marikina, from Pasig, Las Piñas, Maypaho, Caloocan City, from Montalban, Rizal, UAE, Sharjah, watching from Medina, Misamis Oriental, watching from watching together with you, VIM Prayer Warriors. Novaliches, yun po, si UAE Sharjah ulit po. Okay. Pwede po sa last siguro, no? Okay. Ito, maganda yung tanong niya. At dito ko na po tatapusin. Sabi ni Maria Loreto Sanchez, at ito, makakatulong po sa inyo lahat, mga kapatid. Father Jeff, ano po name ng YouTube channel ninyo? Wow. Punta po kayo sa Pads Jeff. PADSJEFF. Kung gusto nyo po yung mga mapapanood nyo doon, like, subscribe, and share. Parangawan nyo na. Para po mas marami ang matuto, mas marami po ang makaalam. And yun po, no? At sa susunod pong Miyerkules, makita-kita po muli tayo o mas makatotohanan yung makita nyo po uli ako. Okay, para po sa ating fifth and last part of our spiritual warfare discussion. And hangat ko po lagi ang inyong kalusugan, syempre, ng pangangatawan, ngunit lalo tigit sa lahat ng inyong espiritu. Okay? And salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong interes sa ganitong usapin. At nawa po ay maikalat po natin ang katuruan ng Simbahang Katolika, lalo tigit sa mga ganitong uri ng mga paksa. No? Kaya muli po, ito po si Reverend Father Jeffrey Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. At gaya na lagi ko sinasabi at pinapaalala, si Kristo po ay lagi natin kasama, hindi siya nangiiwan, kaya huwag kang mangamba. At pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.